Hi, Koy! What's up? Kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo palagi at safe and healthy. At gusto ko sanang magpasalamat sa mga nanood noong last two videos ko and salamat din sa mga nag-like and subscribe. At sana may mga natutunan din kayo kahit paano sa videos ko. At sana na-enjoy nyo din. At ngayon, mag-usapan naman natin ang tungkol sa bisikleta. Mga Koy, mahilig ka bang magbisikleta? Ginagamit mo ba to sa pag-i-exercise mo o pagpunta sa trabaho? Yung bisikleta mo ba ay yung low-end o yung high-end na klase? Pero mga Koy, alam mo ba kung saan at kailan unang ginawa ang bisikleta? Tara, alamin natin! Noong June 12, 1817, isang German na nagngangalang Baron Karl von Reis ang nakagawa ng isang sasakyan na gawa sa wooden frame na may dalawang gulong at upholstered armrest na tinawag nilang Dandy Horse or Racer kinalaunan. At noong 1869, nilagyan nila ito ng pedals sa front wheel at tinawag nila itong bone shaker gawa ng hindi siya komportable na sakyan. Taong 1870 naman, ginawa nilang malaking gulong ang sa unahan sa paniniwalang mas malayo ang mararating nito. But unfortunately, takaw ito sa aksidente. Kaya tinawag naman nila itong penny farthing. After 7 years, naimbento naman ang high wheel tricycle na mas komportabling sakyan lalo na sa mga kababaihan na nakadress. At noong 1886, naimbento naman si safety bicycle. Binalik nila yung version ng dalawang wheels na may parehong sukat. Taong 1888 naman, nang lagyan nila ang bike ng cable caliper brakes and free wheel. 1977, doon na introduce si mountain bike, kung saan ginagamit sa mga challenging terrain. At noong 1891, unang na-invento si e-bike or electric bike, pero hindi siya na in mass production hanggang 1990. Tanong, kailan naman nagkaroon ng bisikleta sa Pilipinas? Bago pa dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas, ang bisikleta ay naging parte na ng buhay ng mga Pinoy. Pero walang linaw sa eksaktong petsa o kung sino ang unang nagkaroon nito. Noong 19th century, isang kumpanya ng paggawaan ng bisikleta sa Amerika na nagngangalang Columbia Bicycle Agency ang nag-umpisa na mag-angkat ng mga bisikleta sa Pilipinas. Sa katunayan, noong 1902, Philippine Commission's Ordinance on the Use of Public Streets and Places of Manila kasama ang bisikleta. Nasasaad sa Section 21, every bicycle shall be regarded as a vehicle and subject to all ordinances and regulations relating thereto. It shall carry a light when used after dark and a bell or whistle at all times, which shall be sounded when approaching any street crossing or intersection, or any vehicle or person occupying the street. And during the 1920s, ang mga bisikleta were being marketed as vehicles for fun and health on top of their practical use as transport. Sabi nga nila, the exercise you get from riding a bicycle is pleasurable, profitable, and lasting. It not only gives you excellent exercise, but saves your money on transportation. At sa panahon natin ngayon na madami ng kotse na nagre-resulta ng buhul-buhul na traffic, mas mabilis kang makakarating na komportable at nakatipid gamit ang paborito mong bisikleta. So ayan, alam na natin kung saan nanggaling ang bisikleta. At alam mo na din kung anong pipindutin mo sa baba. Yung likes and subscribe, syempre. So hanggang sa muli, salamat!
Thank you for watching.